Hello mga tradesman, magre-repair na naman tayo ng leaking ngayon. So sa makikita nyo, medyo malakas po yung leaking natin. So sa may elbow siya nagli-leak. Yung linya na to ay papunta doon sa tangke doon sa taas. So titingnan muna natin kung saan siya nagli-leak, sa may elbow ba or yung sa pipe na mismo. Kaya lang mahirapan tayo kasi nandun siya sa taas, wala tayong dalang ladder. Bago tayo magsimula mga ka-tradesman ay paki-click nyo muna yung subscribe button at paki-comment na rin sa baba kung may mga katanungan. Paki-click na rin yung notification bell para updated palagi sa mga bagong videos. Para hindi tayo mahirapan sa pag-repair doon sa taas mga ka-tradesman, tatanggalin na lang natin yung union coupling dito sa baba at doon sa taas. Yan yung union coupling niya dito sa baba. Yung union naman sa taas ay nakagabit malapit sa tangke. Unahin natin tanggalin yung union doon sa taas. Nandito na tayo sa rooftop mga ka-tradesman. Tatanggalin natin tong union gamit ang pipe wrench. Tatalian din natin siya para secure. Natanggal na natin yung union dito sa itaas na bahagi mga ka-tradesman. Bago natin tanggalin doon sa baba, italay muna natin to para hindi tayo mahulugan. Nandito na tayo sa ibaba mga ka-tradesman at tatanggalin natin tong union coupling. Mga ka-tradesman, habang tayo nagtatanggal ng union coupling, sa kasamaang palad ay nabali yung joint niya sa may elbow. So masasabi natin na kinain na talaga ng kalawang yung pipe. Mga ka-tradesman, natanggal na natin yung dalawang union coupling at yung nipple naman niya ay naiwan sa taas, nakatali kasi siya sa tie wire. So hahanap muna ako ng pangsungkit para mahulog siya. So i-examine natin mga ka-tradesman kung anong nangyari sa nipple pipe niya. So itong elbow na to ay naiwan yung thread sa loob. So kailangan na natin tong palitan. Ito namang isang elbow ay magagamit pa naman, so di na tayo kailangan magpalit. So ito yung nangyari sa ating nipple mga ka-tradesman. Yung kabilang dulo niya ay napudpud na yung thread. Ito yung nabali. Then yung kabilang dulo naman ay na-deform na yung kanyang thread. So kailangan nating mag-thread ng bago. Para hindi na tayo mahirapan mga ka-tradesman at mapadali yung trabaho natin. Kasi mahirap din naman mag-thread dahil 1-inch size na to. Meron naman tayo ditong spare na nipple, so ito na lang gagamitin natin kasi magkapareho lang naman sila ng haba. Tatanggalin na lang natin tong part na to. So ito na lang din yung elbow na gagamitin natin.
So tapos na tayo magpalit ng nipple mga ka-tradesman. Ito yung napalitan natin. Magkapareho lang ng haba. Ito naman yung elbow na pinalitan natin. So magagamit pa naman to, kaso lang ay matatagalan tayo sa pagsilsil ng naiwan na thread sa loob. So nagpalit na lang tayo ng bago. So nadala na natin yung pipe assembly dito sa rooftop mga ka-tradesman. So ikabit muna natin yung union sa taas. Pagkatapos ay doon naman sa baba na union ikabit natin. Naikabit na natin lahat ng union coupling mga ka-tradesman at binuksan na rin natin yung shut off valve. So mag-o-observe tayo kung may leaking ba sa mga joints niya. So wala naman tayong nakikitang tumutulo sa dalawang elbow. Tsaka dito rin sa kanyang union, wala din namang tumutulo. I-check din natin yung union doon sa may rooftop kung may leaking ba. So wala namang leaking dito sa taas mga tradesman, so okay na yung gawa natin. At dyan nagtatapos ang ating video mga tradesman, na paki-subscribe na lang sa ating channel. Maraming salamat.